Hello, hello mga kalingap at saka ka-team malasakit. Ayan, ito na naman ang ating bagong reaction videos. Ang aking ma-share sa inyo ay tungkol doon sa scholarship program ni Kuya Val Santos Matubang. Ayan, good news nga ito mga guys kasi si Kuya Val ay pumunta na sa isang school na kanya nga bibigyan ng mga scholarship doon yung mga estudyante nga nangangailangan din ng tulong para makapagtapos sa kanilang pag-aaral. So, kung ano ito guys, kung kaya natin at kung anong paaralan ito, kung kaya natin, please watch this. Good morning. Good morning po sa ating lahat mga kalingap. Ngayon po araw po, mayroong meeting ng mga nanay, mga magulang po para sa school na ito. So, sa atin yung ano po, gagawin nga scholarship program po. Tapos natin sa mga magulang no, na may anak po nag-iisula dito. Opo po. Yan. Pero dito yung ano po, meeting mga nanay para po sa ating scholarship na gagawin po dito po sa school Vineyard Asia. Yan o. Technological College. Tara po sa itaas. Nandun yung mga nanay at mga magulang po, mga kalingap. Tama po natin, dito tayo. So, ayun guys, nakita na ninyo yung paaralan, yung school na pinuntahan ni Kuya Val, yung Vineyard Asia Technological College. So, ito yung school kung saan magbibigay ng scholarship si Kuya Val. Ayan, so congratulations doon sa mga mapalad na mga estudyante na mapipili, di ba? So, ito ay advokasya or proyekto ni Kuya Val. Isa ito sa mga proyekto ni Kuya Val sa Linga Partners na magbigay ng scholarship. Malaking tulong po ito, Kuya Val, sa mga estudyante at saka sa mga parents na rin, di ba? So, maraming salamat dyan sa iyo, Kuya Val, at sa proyekto mo. So, guys, panoorin pa natin ang mga ilang clips na gusto kong ibahagi sa inyo. Ito, isang parang umaga po sa ating lahat. Ngayon, lumistahan si Kuya Dodge, si Sir Dodge, doon sa mga ano ata. Kunti lang naman yung ano, sa scholarship program. Ano po, pipili kami ng talagang walang-wala talaga na estudyante para kahit na lamang sa snacks, pamasahe, at iba pa. Yung mga walang cellphone dito, pagka magkapira-pira ako, pwede ka din yung cellphone. Ano, yung gusto ng laptop, pag walang laptop, pagka ako nakadukot, pwede yung cellphone. Laptop. Ito naman kagayaan natin. So, kami po dito, saling na po, tutulong kami pag kaya po namin. Pag hindi, magsabi kami pag hindi namin kaya. So, salamat kay Sir Boots na nagating ko dito. So, ayun, narinig natin yung sinabi ni Kuya Val Santos na yung priority nila ay yung pamilyang hikahos sa buhay. Yung pamilyang walang-wala talaga, yung ultimo pamasahe, hindi ma-provide ng parents. Diba? Yun naman po talaga ang dapat na mabigyan ng scholarship na ito. Diba? Kasi sa panahon ngayon, marami hong mga estudyante ang gustong makapagtapos sa pag-aaral. Lalong-lalo na yung mga hikahos sa buhay. Yung walang sapat na kakayanan na mabigay at ma-produce yung mga pangangailangan. Lalong-lalo na sa mga parents na walang-wala din, walang trabaho, yung parents na sapat lang ang kinikita, hindi kayang makapag-aral. Diba? Alam naman natin na sa panahon ngayon sa Pilipinas na sobrang mahal ho ng edukasyon. Yan, kaya ang dami hong hindi nakapagtapos ng pag-aaral. So, ito yung sinabi ni Kuya Val na yung programang ito, ito scholarship na ito ay doon lamang sa mga mapipiling pamilya na walang-wala ho talaga doon sa estudyanteng hindi ho kaya na makapag-aral, walang sapat na kakayanan na makapag-aral. So pipiliin ng tagapamahala ng eskwelahan kung sino 'yun, kasi yung tagapamahala ng eskwelahan 'yun naman ho talaga ang may alam sa mga standard of living ng isang estudyante nila. So, yan. Tapos, binahagi din ni Kuya yung kanyang mga proyekto, yung iba-ibang mga proyekto. Isa na doon ang nabanggit niya ay ang solidong pabahay
yung pabahay program niya, sinabi niya din doon, share niya din doon sa mga parents na nakikinig sa kanya. So, yan yung mga binahagi niya. Kasi gusto ni Kuya Bal, yung bahay na solido, yung yung simentado, di ba? Yung parang hindi mo na one month, isang buwan, isang taon, hindi mo kailangan na magpa-renovate pa ng bahay. Mas maganda yung bato or semento na bahay para solido, di ba? Wala nang problema na magpa-renovate pa ng bahay, di ba? So, guys, at saka may balak din si Kuya Bal na bigyan or bumili ng cellphone at saka laptop if ever daw may pera. Yan. Pag may sapat siguro na pondong, siguro bibilhan niya yung mga estudyante ng cellphone at saka laptop din. So, i-bless lang natin or ipagdasal natin na tuloy-tuloy ang programa ni Kuya Bal at tuloy-tuloy ang kanyang subscribers, ang mga viewers, ang mga supporters, ayan, yung hindi ta sana magsawa, di ba? So, para tuloy-tuloy ang kanyang proyekto. Isa na tayo sa makakatulong nun pag lagi nating suportahan si Kuya Bal. Isa, maging proud tayo sa ating sarili kasi isa tayo sa mga nakatulong na mabiyayaan ang mga pamilyang tinutulungan din ni Kuya Bal. So, ayan, panoorin pa natin yung isa pang bahagi ng kwento dito sa programa, sa proyekto ni Kuya Bal. Para natin si Kuya Bal. Okay. So, yun ang ating magiging partnership dyan. Tutulungan ka, ito-subscribe. So, ito po, shop natin, no? Alam ba, mayroon tayong mga personal po na kahilingan. Siguro kay Kuya George, ipag-coordinate. Ang mga sirang bahay, sigula nito, wala nang halos makain. Siguro kami mga volunteer na nakatupa na dumati para supportahan tayo ito. Pamilya po na sobrang kawawa, kahit walang makain at malnourish ng mga bata. Ito, programa po natin, mga duman kami, pupunta kami para bigyan po ng support na pagkain adlaw-adlaw. Yan po, tuloy-tuloy po yan, yung ating pagpapakain po at suporta. Yung mga bahay po na sila, sirang-sira na, baka makatapang tayo sa kanila. So, ito nang bahalang mag-ano, mag-i-coordinate. Okay, sige. Tapos, si Sertus na pong bahala, sa konting halaga po na ating ibigay sa kanya. So, mama, nakakalam ko sino yung mas mahirap kasi yung mayaman dito. Yung mayaman dito, siguro pagka may pira pa tayo. Yung mga unahin pa itong mga halos, wala talagang budget sa pamasahin o ano mga kailangan pa. So, maligyan ko ng kwarta sa'yo, hindi ka lang magbigyan, no? Ha? Ito isang hindi ko. Diyan na lang ito si Gwinta May. Itis na mahal, ano? Hindi na po mahalang mag, ano? Hindi po, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat kay Sir George. Bibigyan ko rin kayo ng... So, ayun, inuulit ko, yung sabi ni Kuya Bal ay yung priority lang talaga na bigyan niya ay yung mga parents or estudyante na walang-wala ho talaga sa buhay. Yung hindi kayang mabigay lahat ng pangangailangan ng estudyante. Yun yung kanyang priority. So, yun, sinabi niya na din doon sa tagapamahala ng eskwelahan na yun ang tingnan. So, ayun, binigay niya na din. Nakita natin na binigay niya yung pera doon sa tagapamahala. Yun na yung scholarship na ibibigay niya sa mga estudyante. So, kailangan natin guys sa suportahan si Kuya Bal para tuloy-tuloy ang kanyang mga proyekto. Diba? So, sabi nga ni Kuya Bal, lagi niyang sinasabi na hanggat may mabubunot siya sa kanyang bulsa, tutulong at tutulong siya. So, tulungan natin siya guys. Isa lang din ang ating hangad. Diba? Bilang isang mga charity vlogger, bilang mga supporters ni Kuya Bal, isa lang ang ating hangad ay makatulong sa ating kapwa. So, sa pamamagitan ng mga views, sa ating suporta, ay laking tulong ho ito sa channel ni Kuya Bal. So, hindi lang ho sa kay Kuya Bal, kundi pati na rin ila Kalinga Prab, ila Ate Edna, at sa iba pang Kalinga partners.
diba? So makakatulong tayo sa kanilang mga adhikain, sa kanilang mga proyekto na gustong ipagpatuloy, diba? So ayan, bilang isang magulang, sobra hong malaking tulong ito. Sobrang malaking tulong itong scholarship na binibigay ni Kuya Val. Para nga maiibsan ang isang problema o suliranin sa buhay. Pag makapag-aral kasi yung anak mo, yan yung iyong parang ano na yan siya, mana na hindi talaga mawawala sa isang tao, yung edukasyon. Yun yung ating panglaban. Kahit saan po tayo pupunta, kahit saang bansa tayo mapadpad, pag may sapat kang kaalaman, may pinag-aralan ka, yun na ho yung diploma mo, yun na ho yung hindi mawawala sa inyo. Yung bahay, lupa, mga ari-arian, mawawala yan sa iyo. Pero yung edukasyon, yung pinag-aralan mo ay hindi ho yan mawawala kailanman. Hanggang mamatay ho kayo, dala-dala niya. Dala-dala ho yan dala-dala ho natin yan, yung edukasyon. So, sana guys ay matulungan natin si Kuya Val sa mga ganitong mga agenda niya, sa ganitong mga proyekto niya. Hindi lang sana doon sa Dait, sana ay palawakin pa natin. Diba? Palawakin natin Luzon, Visayas, Mindanao ang kanyang mga proyekto. Laking tulong ito, laking bagay ito sa mga pamilyang kaya niyang matulungan. So, ilang pamilya din ang masaya, di ba? Ilang estudyante din ang nabigyan ng pag-asa ni Kuya Val. So, saludo po ako sa inyo, Kuya Val. At patuloy ho kaming sumasaludo at tagahanga ninyo sa... Kami po ay nasa likod lang po ninyong mga kami po na mga taga-suporta ninyo ay nasa likod nyo lang ho kami. So pagpatuloy nyo lang ho ang inyong mga magandang ginagawa, patuloy nyo lang po ang inyong proyekto hanggat kaya ho namin tumulong ay tutulong ho kami. Thank you ho. So guys, dito na lang natin tatapusin ang ating reaction video. So sana ay puntahan nyo ang channel ni Kuya Val Santos Matubang at saka ni Kalinga Prab and Ate Edna Vlog. So, para go to 1 million na ho guys, i-push na natin yan, 1 million. And thank you guys sa pagbahagi ng oras ninyo at panahon sa panonood sa aking reaction videos. And also, I will thank you din sa aking team, Malasakit. So, nandito ho sila sa pamumuno po ni Engineer Ruel C. Lipat. So, maraming salamat ho sa inyong malasawang suporta sa aking channel. And guys, so dito na lang natin i-end. Hanggang sa muli guys, please kung hindi ka pa nakapag-subscribe ng aking channel, please subscribe and click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga videos. So, see you next time. Bye!